Gianni, muling sambit niya sa pangalan ko. Mabilis akong lumapit sa kanya para tulungan siyang makababa sa takot na baka mahulog siya sa kama. Bumaba ka na nga dyan, Zion Zach? Ano bang ginagawa mo? Bumaba ka na't baka ka mahulog. Nilapitan ko siya, tinawakan sa kanyang braso para bumaba. Mabuti na lamang at sumunod siya sa akin. Sa sunod, di na siya maaari pang malasing dahil kung ano na lamang ginagawa niya. May gusto ka ba sa kaklase mong yon? Tanong niya sa akin na makababa na siya sa kama. Sinong kaklase ba ang tinutukoy mo? Si Migs? Hindi ko alam kung aware ba siya sa kanyang mga ginagawa o sinasabi dahil nakapikit naman ang kanyang mga mata. Hindi ko alam kung gising ba siya, tulala ba siya o nagtutulog-tulugan lamang. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ay bigla na lamang niyang hinila ang tuwalya na nakabalot sa hubad kong katawan. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang ginawa, kaya bigla ko siyang naitulak, pahiga sa kama. Ngunit nahawakan niyang braso ko, kaya tahilan niya ako na matumba siya sa kama. Bumagsak ang hubad kong katawan sa ibabaw ng katawan niya. Hindi agad ako kumilos. Pakiramdaman ko kung ano ba ang susunod niyang gagawin. Ngunit nanatili lamang siyang nakapikit at hindi gumagalaw. Bumangon ako ng bahagya ngunit hindi ako umalis sa ibabaw niya. Hindi ko napigilang mapangiti. Ano kaya magiging reaksyon niya sakaling malaman niya nakadagan ako sa katawan niya nang walang suot na damit sa katawan ko? Makalipas ang ilang segundong pagtitig ko sa kanya. Nagpa siya akong tuluyang umalis sa ibaba ng kanyang katawan para magbihis. Ngunit nakita ko na tila siya comfortable sa suot niyang business suit. Tapos hindi pa rin nahuhubad ang kanyang sapatos, kaya't naisip kong hubarin muna ang kanyang long sleeve at arisen ang sapatos niya bago ko magbihis ng pantulog. Una kong inalis ang kanyang sapatos para hindi na gaanong madumihan pa ang kobre kama, sakaling kumilos pa siya. Pagkatapos, maingat kong sinunod na hubarin ang suot niyang long sleeves. May puting sando naman siyang suot sa ilalim ng kanyang long sleeve kaya hindi siya nakahubad. Eksakto na hubad ko na ang suot niyang long sleeve nang biglang nagmulat siya ng kanyang mga mata. Mabilis sa takpan ko gamit ang aking mga braso sa naka-expose kong dibdib. Kung bakit kasi nawala sa isip ko na ibalot muli ang towel sa katawan ko bago ko siya hinubaran ng suot niyang long sleeve. Siguro kasi kumpiyansa ko na hindi siya magigising since lasing na lasing siya at tila hindi niya na nga alam sa pangalan ko bago ko hinila. Di niya na alam ang kanyang ginagawa sa sobrang kalasingan. Gianni? Niyakap na mahigpit ni Zion Zach ang aking hubad na katawan habang ekspertong hinahalikan ang aking mga labi. At syempre, madali akong matubok ng apoy na nagmumula sa katawan niya. Kaya agad kong tinugon ang kanyang mga halik. Tinapatan ko ng isang kasing init na manghalik ng kanyang halik sa akin. Narinig ko pa ang mahinang pag-ungol ni Zion nang papaglaruin ko sa loob ng kanyang bibig ang aking dila. Pakiramdam ko naging tila expert na ako sa paghalik dahil sa kanya. Ngunit mukhang di siya papayag na siya lamang uungol kaya tinanap ng kanyang mga kamay ang aking mga dibdib at minasahe ng maigi. Dahil sa ginawa niya napaungol ako ng malakas. Kumilo si Zion Zach at nakapalit kami ng posisyon. Buwaba sa aking leg ang kanyang mainit na halik. Pakiramdam ko parang sinisilaban ang aking buong katawan. Dahil sa sobrang init na nararamdaman ko, at bawat daanan ng kanyang mga labi nag-iiwan ng mainit at masarap na pakiramdam. Humantong sa aking dalawang dibdib ang kanyang mga labi. Tila naging paborito niya na ang dalawang korona sa aking dibdib dahil ayaw nang pakawalan ng kanyang mga labi matapos tong isubo. Oh Zion Zach! Tila nahihibang nasambit ko sa pangalan niya habang nakayakap ako sa kanyang ulo at bahagya pang napapasabunod. Mas lalo ko niyakap ang kanyang ulo sa aking dibdib at tila nagustuhan naman ni Zion Zach ang ginawa ko. Ayoko nang matapos sa mga sandaling to. Naghahanda akong ibigay sa kanya ang aking pagkababae kahit di pa ako sigurado kung ano ba talaga ang tunay niyang nararamdaman para sa akin. Hindi ko pa nagagawa ang nais kong gawin nang maramdaman ko tila hindi na gumagalaw sa Zion Zach. At nang tignan ko ang kanyang mukha, nakaramdam ako ng malaking disappointment na makita kong nakapikit ang kanyang mga mata at tila tulog na. Sigurado akong tulog na nga siya dahil pantay na ang kanyang paghinga. Naiinis na umalis ako sa ibabaw ng katawan niya. Nabitin ako, sobra. May insulta na sana ako kung di ko lang alam na lasing siya dahil bigla niya akong tinulugan. Ngunit dahil lasing siya kaya wala ako nagawa, kundi makaramdam na lamang ng inis dahil nabitin ang masarap kong hapunan. Gianni's POV.
Pagising ko kinabukasan, mahimbing pa rin natutulog si Zion Zack sa kanyang pwesto. Agad akong nagtungo sa banyo ng maligo habang tulog siya. Tapos na ako maligo, tulog pa rin siya kaya nagdesisyon ako na lumabas ng silid para naman magtimpla ng kape. Bala ko sana ipagluto si Zion Zack ng sopas, pero biglang nagbagong aking isip nang maalala kong tinulugad ako kagabi habang nasa kalagitnaan kami ng masarap naming ginagawa. Kaya sa halip na ipagluto ko siya ng sopas, sarili ko na lamang aasikasuhin ko. Lalabas na nga sana ako sa silid namin nang malala ko ang bracelet na binigay sa akin kagabi ni Migs. Nasa bulsa pa pala iyon ng suot kong uniform at nakalimutan kong kunin. Agad kong kinuha sa laundry basket ang bracelet at sinuot ko yon sa kaliwang kamay ko. Wala naman dito si Migs kaya hindi niya makikita at malalaman na isinuot kong bracelet na binigay niya. Gusto ko lang namang i-try kung bagay ba sa kamay ko ang bracelet. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakapagsuot ng mamahaling alahas. Hindi ko naman aangkinin ang bracelet na ito at ibabalik ko to sa Monday kay Migs. Gusto ko magkaroon ng mamahaling alahas. Ngunit gusto ko, pinagpagunan ko at mula sa sarili kong pawis. Hindi yung binigay lamang sa akin. Good morning, Gianni. Ang aga mo nagising ngayon. Wala naman akong pasok sa school. Nakangiting bati sa akin ni Phillips na abutan ko sa kusinang abala sa paganda ng pangagahan. Good morning too. Nakangiting sagot ko naman sa kanya. Maaga lang ako nagising ngayon kaya't bangon ako agad. Paliwanag ko sa kanya. Lumapit ako sa coffee maker. Nagtimpla ng kape. Imported ang kape nila rito kaya't pansamantala ko na. Habang narito pa ako. Pag alis ko sa bahay na to, hindi ko alam kung matitikman ko pa ang kape nila galing sa France. Siya nga pala, Gianni. May kasama ka pang bata nung umuwi ka? Biglang tanong niya sa akin. Lumabas kasi ako sa kwarto ko dahil nauuhaw ako at parang narinig ko, may kausap kang bata habang paakit ka ng hagdan? Madilim ang paligid kaya hindi ko nakita kung may kasama bang bata or wala. Alam mo na, malabo ang mga mata ko, idagdag pang nearsighted ako. Muntik na ako mapahalalpak ng tawa nang marinig ko ang sinabi niya. So inisip pa lang niyang batang kausap ko kagabi. Mabuti na lamang talaga at malabo na mga mata niya. At nearsighted pa siya kaya hindi niya nakita na si Zion Zack ang inaakala niyang bata na kinakausap ko kagabi. Wala akong kasamang bata, Felix. Nagpa-practice lang ako para sa play namin. Ang role ko kasi mother ako at pinapagalitan ako ng pasaway kong anak. Natatawang paliwanag ko sa kanya. Tiyak na masashock siya kapag sinabi ko sa kanya na si Zion Zack ang kasama ko kagabi at tumaaktong parang bata. Dahil sa sobrang kalasingan. Ganun ba? Akala ko may kasama kang batang pinapagalitan mo. Natatawang saan niya. Matapos ako magtimpla ng kape, dinala ko sa salang aking tasa at naupo sa sofa. Binuksan ko ang malaking flat screen TV at nanood ng pangumagang balita. Di ko maiwasang mapailing habang nanonood ng balita. Nakakatakot na talagang panahon ngayon. Maraming mga kababaihan na halos kasing edad ko ang nawawala. At ang hula ng mga polis, kinikidnap ng mga sindikato ang mga babaeng yon at kinukuha ang kanilang mga organs na papapakinabangan pa. At ang mas nakakatakot, malapit lamang sa area namin ang huling babae na naging biktima ng sindikatong tinutukoy nila. Wala na talagang takot ang mga tao ngayon. Kaya nilang pumatay ng tao at kunin ang kanilang mga organs na para bang pumapatay lamang sila ng baboy at inaalis ang mga organs sa katawan? Di napigil ang komento ko. Nakaramdam ako ng awa sa mga babaeng biktima ng sindikato. Hindi ko ma-imagine kung gaano kasakit ang nararamdaman nila habang kinukuha sa kanilang katawan ang kanilang mga organs. Mabuti sana kung tinuturo ka ng pampamanhid ang katawan o di kaya tinuturo ka ng pampatulog bago alasan ang organs sa mga biktima para man lang di maramdaman ang sakit at takot sa gagawin sa kanila. Hay nako, Gianni. Huwag ka nang manood ng balitang yan. Makakaramdam ka lang ng takot at stress. Kausap sa akin ni Felix na hindi ko na malayan. Nasa likuran ko pala at nakatayo malapit sa sofa. Hindi ba naaawa mga tao niyan tuwing kinukuha nilang organs sa mga biktima? Nakakain pa kaya sila ng mabuti? Wala silang awa? Sanay sila sa kanyang gawain? Mga halangkaling kaluluwa? Kaya wala na silang konsensya? Baka nga kinakain nilang bituka ng mga nabibiktima nila eh. Sagot naman ni Felix sa akin. Yuck! Kadiri naman yun. Halos maduwal na sagot ko sa kanya. Kaya ikaw, Gianni, kung ayaw mong kunin nila mga organs mo, umuwi ka ng maaga
At huwag ka nang magpapaabot pa ng gabi. Di naman ako nagko-commute, pauwi rito, kaya siguro safe ako sa kanila. Sagot ko sa kanya, ngunit hindi ko na mapigilan ang kabahan. Huwag kang pakasisiguro, Gianni. Marami mga babaeng kinidnap na may sariling sasakyan. Kontra niya pa sa akin. Maiba ako, Felix. Para napapansin ko, hindi ko na madalas makita si Pau. Nasaan ba siya? Pag-iiba ko ng usapan. Nasaan pa, kundi nasa bahay ng kanyang ina na napakaganda ng ugali. 2 weeks na walang pasok si Pau, kaya kinuha muna siya ni Bettina para raw makapagbakasyon ng bata at makapiling niya. But for sure, gusto lamang niyang puntahan si Zion Zack, si Pau, sa bahay niya para makita at maakit niya ang asawa mo. Napapailing na sagot ni Felix bago naglakad pabalik sa kusina. Hindi pa rin tumitigil ang babaeng iyon na akitin si Zion Zack at mukhang gagamitin pa yata niyang kanyang anak para makuha si Zion Zack. At dahil nga mahal na mahal ni Zion Zack ang kanyang pamangkin, kaya magpapaakit na lamang siya kay Bettina, wag lamang itong ilalayo sa kanya ang pamangkin niya. Di ko maiwasang makaramdam ng inis sa babaeng yon. Ang aga-aga naiinis ako. Dapat pala hindi ako nagtanong kay Felix kung nasaan si Pau para maalis ang inis ko. Tinoon ko na lang ang aking isip sa balitang pinapanood ko. Ngunit nakaramdam lamang ako ng takot dahil sa balitang pangidap ng mga babaeng kaedad ko at pagluha ng kanilang internal organs, ay ipinasya kong patayin na lamang ang TV at wag nang manood. Nang maubos kong kapeng iniinom ko, umakit ako sa hagdan at bumalik sa aming silid para i-check kung gising na ba si Zion Zack. Pagpasok ko ng aming silid ay gising na si Zion Zack at nakaligo na. Fresh na fresh ang kanyang itsura. Malayong malayo kagabi na sobrang wasted. Bakit may headband akong suot sa aking ulo? Pinaglaruan mo ba ako habang lasing ako? Nakasimangot na tanong ni Zion Zack sa akin habang inaayos niya ang kanyang suot na kurbata. Excuse me, Mr. Salvatore. Hindi kita pinaglaruan, kundi ikaw ang gustong maglaro kaya hinahayaan lamang kita, okay? Nakataas ang kilay, nasagot ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nakakulot ang noong tanong niya sa akin. Wala, mabilis kong sagot. Tiyak mapapahiya siya sa akin kapag sinabi na sa kanya ang pinagagawa niya kagabi. Mabutit hindi na siya nagpilit pa kung anong ibig kong sabihin. Nakita kong hindi niya tinutupi ang kanyang kumot, kaya lumapit ako sa kama para tupiin niyo ng maayos. Ano nga pa lang ginawa niyo ni Migs at matagal kayo nagbalik sa mesa? Biglang tanong niya sa akin. I couldn't help but roll my eyeballs. Naalala pa talaga niyang itanong sa akin ang bagay na yon? Naisipan ko siyang biruin. Siyempre, may ginawa pa kami. Pamisteryosong sagot ko sa kanya. Nagulat ako na makitang nasa tabi ko na siya. Inawakan niyang kaliwang braso ko at itinaas. Anong ginawa niyong dalawa sa banyo kagabi? Madilim ang mukha. I rolled my eyes once again. I am just kidding, okay? Ang seryoso mo naman masyado. Biglang naglaho ang pagdidilim ng kanyang mukha nang marinig ang sinabi ko. Ngunit biglang napakunot naman ang kanyang noo nang mapansin ang bracelet na suot ko sa aking kaliwang kamay. Kanino galing ang bracelet na yan? Muling nanumbalik ang madilim nitong mukha kanina. Kay Migs! Nag-stammer na sagot ko sa kanya. Wala naman akong ginagawang masama. Nanlaki ang mata ko nang bigla na lang hinablot ni Zion Zack ang bracelet. At pagkatapos walang paalam na lumabas sa aming silid. Nabigla ako sa ginawa niya kahit naiwan akong nakatayo sa aming silid at nag-iisip kung bakit niya yun ginagawa. Gianni's POV. Pasado alas 10 na ng gabi. Ngunit hindi pa rin umuwi ng bahay sa Zion Zack. Madalas dumarating siya sa bahay bago mag-alas 7 at sabay-sabay kaming kumakain bago mag-alas 8. Pero ngayon, 10 na, wala pa rin siya. Di siya nagsabing marilate siya ng uwi. Dahil kapag may dinner meeting siya, sinasabi niya sa akin o di kaya kay Lolo para di namin siya hintayin bago kami kumain. Di ko tuloy maiwasang mag-alala. Lalo pa't umuuso na ngayon ang pangingidnap ng tao. Kahit puro mga babae lamang at halos kaedad kong kinikidnap nila, ay baka nagbago na sila ng isip at ang mga katulad ni Zion, ang gusto nilang kidnapin dahil tiyak malusog ang kanilang organs. Sinubukan kong tawagan ang kanyang cellphone, si Zion Zack, pero di siya sumasagot. Lalo tuloy akong nakaramdam ng pag-aalala sa kanya. Nagpa siya ako lumabas ang silid namin para silipin kung dumating na ba siya. Di na ako nagbukas ng ilaw dahil nakabisado ko ng bawat sulok ng bahay. Di ko nga akalain mabilis kong makakabisado ang buong bahay ni Zion Zack kahit sobrang laki. Nalala ko pa nung unang dumating ako rito.
Humingi ako ng mapa ng bahay niya. Kaso hindi ko maalala kung sinong hiningan ko noon. Kung si Zion Zack ba o isa sa mga maid nila. Pero ngayon kahit madilim, kaya ko maglakad sa loob ng bahay nang di naliligaw. Well, di naman sobrang dilim, may ilang night lamp na nakabukas sa hallway. At sa taas ng hagdan, kapag patay kasi lahat ng ilaw, talagang puro kadiliman lang makikita sa paligid. Nasa dulo ako ng hagdan at pababa pa lamang ako nang marinig kong pagbukas ng pintuan sa may sala. Tiyak si Zion Zack nang dumating. Bago pa niya ako makita, mabilis na akong tumakbo pabalik ng aming silid. Pasalamat ako, tinamad akong magsuot ng tsinelas, kaya walang ingay ang aking mga paa kahit na tumatakbo pa ako. Mabilis akong naupo sa kama, binuksan ang television para kunwari nanonood pa ako ng movie. Nang pumasok nga si Zion Zack sa loob ng aming silid, agad niya akong kinausap. It's already late at night, but why are you still awake? Tanong niya matapos buksan ang switch ng ilaw. Di pa ako inaantok kaya tanood lang ako ng English movie para pampaantok. Casual na sagot ko sa kanya habang sinusundan ko lang tingin ang bawat galaw niya. Napatigil si Zion Zack sa paghubad ng kanyang long sleeve. Hinarap ako habang nakakunot ang noo. You mean cartoon movie? No, English movie. Di ko na ituloy ang sinasabi ko. Nang pagharap ko sa screen ng TV, isa palang cartoon movie. Ang channel na pindot ko kanina at hindi English movie channel. Alanganing napangiti ako. English naman yan kahit cartoons. Tsaka pampaantok ko lang naman yan kahit yan pinapanood ko. Ewan kung pinaniniwalaan ba niyang sinabi ko o hindi. Ngunit di na siya nag-usisa pa. Sa pagkataranta ko kanina, hindi ko na napansin. Cartoon movie palang channel na pindot ko. Mas ako na lang kasing pinindot ang remote at di ko na pinagkaabalahan pang tingnan kung anong channel bang napindot ko. Pero mabuti na lamang at di niya yun pinansin masyado. Gianni? Mahinang tawag niya sa pangalan ko. Mabilis akong humarap sa kanya at gumiti ng matamlay. Bakit? Come here. Bakit? Muli kong tanong sa kanya. Napansin ko nakainom siya ng alak dahil naaamoy ko yon nang lumapit ako sa kanya. Nakipag-inuman ka pala kaya late kang umuwi ngayon. Di napigil ang komento ko. Alex invited me at di ko siya napahindian kaya medyo nakainom ako ngayon. Sagot niya sa akin. May dinukot siyang bagay sa loob ng bulsa niya at pagkatapos, kinuha ang kamay ko. Nilagay niya sa wrist ko ang isang gold necklace na mas maganda pang design kaysa rose gold bracelet na binigay namin si Meg sa akin. From now on, ang bracelet na ito na lamang gusto kong makita sa kamay mo. Ayokong makita o malaman na tumatanggap ka na regalo mga sa mga lalaki na sununuyo sa'yo o kahit sa mga kaibigan mong lalaki. Maliwanag? Seryosong mukhang sabi niya sa akin. Bakit mo naman ako binibigyan ng bracelet? Ibabalik ko pa rin naman to kapag matapos ng kontrata natin. Gusto kong marinig sinabi niya mga salitang ayoko matapos ang contract natin, Gianni. Gusto kong totohanin natin ang pagpapanggap natin bilang tunay na mag-asawa dahil totoong mahal na kita. Pero iba ang kanyang sinabi. Siyempre, asawa kita. Yun ang pagkakaalam ng mga tao rito sa bahay. At kapag nalaman nila mula sa ibang lalaki ng bracelet na suot mo, hindi magandang tingnan at baka magduda pa si Lolo Fidel sa tunay na estado ng ating relasyon. Nasa ng bracelet ni Migs na inago mo sa akin. Nakasimangot at tanong ko sa kanya. Hindi ko kasi nagustuhan ang kanyang mga sinabi. Tinapon ko na. Maikling tugon niya na biglang dumilim ang mukha. Itinapon? Bakit mo naman tinapon? Hindi naman yun sa'yo kundi sa'kin. Inisasabi ko sa kanya. Hinabad ko ang bracelet sa aking kamay at binalik sa kanya. Mabigat ang loob na nagbalik na ako sa kama at nahiga patalikod sa kanya. Naiinis ako dahil kailangan ko yung ibalik kay Migs sa Monday. Pero ngayon hindi na mangyayari yon. Dahil tinapon na niya. Gianni? Tawag niya sa akin. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Mas lalo ako nakaramdam ng ines nang di na siya muling nasalita pa. Kaya nakatulog ako, baon sa aking dibdib, ang ines ko sa kanya. Pagising ko kinabukasan, wala na si Zion Zack sa aking tabi. Pagkababa ko sa may sala, naabutan ko si Lolo, umiinom ng gatas. Habang nagbabasa ng dyaryo, at sinabi naman niya sa akin na maagang umalis si Zion Zack dahil may kailangan daw itong asikasuin sa opisina niya kahit araw na linggo naman. Lalo tuloy ako nakaramdam ng ines sa kanya. Dahil bored ako kaya tagpaalam ako kay Lolo Fidel na pupunta ako ng mall at magsha-shopping. May Mastercard ako na binigay ni Zion Zack, ngunit hindi ko ginagamit. Ayoko kasing madagdagan ang utang ko sa kanya kapag maghiwalay na kami. May pera naman ako pero hindi sapat pang shopping sa mall dahil puro mahal na mga paninda sa loob ng mall.
Kumain muna ako sa isang affordable na fast food. Pagkatapos, naglakad-lakad ako sa paligid para matulog ng kinakain ko. Napahinto ako sa paglalakad na makilala ko ang tatlong tao na naglalakad pasalubong sa akin. Si Zion Zack, kasama si Nabetina at ang anak nitong si Pao. Masaya sila habang naglalakad. Parehong hawak ang tig-isang kamay, ang batang nasa gitna. Pakiramdam ko libo-libong aspile ang tumutusok sa aking dibdib. Dahil sa aking nakita, bago pa nga nila ako mapansin, mabilis na akong tumalikod at tumukbo palabas ng mall habang pinipigilan ko ang pagtulo ng aking mga luha.